I am for sex marriage, if that is the trend of the modern times, if that will add to your happiness, I am for it. Who am I? No. Ano yung kaligayahan ng tao? Ibigay mo. Bakit mo pigilan? Why impose a morality that is no longer working and almost passe, bahaw na? Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte sa harap ng mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender o LGBT community sa Davao City kahapon. Handa raw siyang paamyendahan ng batas para maging legal ang kasal ng parehong kasarian. Ako gusto ko same-sex marriage. Ang problema, we'll have to change the law. But we can change the law. Ang batas kasi, marriage is a union between a man and a woman. I don't have any problems making it marrying a man, marrying a woman, or whatever is the predilection of the human being. Gusto nga raw ng Pangulo na magkaroon ng miyembro ng LGBT community sa gobyerno kasunod ng pagsibak niya sa lahat ng opisyal ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Binigyan ng Pangulo ang LGBT community ng hanggang sa ikalawang linggo ng Enero para mag-nominate ng sinuman para sa posisyon. You nominate somebody who is honest, hardworking, and I would like to show that any mabakla man o matumboy can always work just like an ordinary human being. Sabi naman ng LGBT group na Lagablab Network, kung talagang sinusuportahan ni Duterte ang LGBT community, dapat hikayatin niya ang mga kaalyado niya sa Senado na ipasa na ang Sexual Orientation and Gender Identity and Expression o SOGI Equality Bill na pasado na sa Kamara. Layunin nitong ipagbawal ang hindi pagbigay ng serbisyo at mga oportunidad sa isang tao dahil lamang sa kanyang sexual orientation. Hanggang ngayon, ang tingin pa rin sa mga LGBT ay mas mababang uri ng mamamayan. At kung ma-address ito, tulad nga ng pag-address ng pagpasa ng SOGI Equality Bill, ay isang step to para mas matugunan yung mga ganong problema. Si Bataan Representative Geraldine Roman na isang transgender, nagpasalamat sa suporta ng Pangulo. Pero sa tingin niya, mas may pag-asang maging legal ang civil partnership ng same-sex couples kaysa magkaroon ng same-sex marriage sa Pilipinas na kinabibilangan ng nakararaming Katoliko. Marriage is a religious term. So let them keep that term. What they're interested in are civil rights. So ito pong civil partnership, it aims to regulate lahat po ng stable relationship outside marriage. At binibigyan po yan ng mga karapatan na kaakibat ng isang legally recognized relationship. Jam Sisante, GMA News.